iba pang mga balita, rub out. Ito ngayon ang anggulong tinitignan ng Department of Justice sa pagkakapatay sa leader at miyembro ng Osamis Robbery Group. Hindi rin daw nawawala ang mag-anak na di manoy nakakita sa nangyaring barila noong Lunes ng gabi. Handa raw ang DOJ na ilagay sila sa Witness Protection Program. My report, si Salima Refran. Hindi ambush at walang agawan ng baril. Ito ang tinutumbok ngayon ni Justice Secretary Laila De Lima sa pagkamatay sa leader at miyembro ng Osamis Robbery Group na sina Ricky Cadavero alias Kambal at Wilfredo Panogalinga alias Kulot. Hindi pa pwede sabihin na rock. There are indications of that, but I am not prepared to say it categorically. Sa lumabas na report sa sinagawang re-autopsy sa bangkay ng mga suspect, walang nakitang tattooing sa kanilang katawan. Ibig sabihin, hindi bababa sa dalawang talampakan ang layo ng bumaril kina Cadavero at Panogalinga. Bababa rin daw ang direksyon ng bala na tumama sa dalawang detainee. Eh kasi kako, how can there be a struggle if there no injuries were seen on the extremities? That would say that there was, that would indicate that a struggle took place. Wala. Pinabulaanan ng Justice Department na nawawala ang mag-anak na di umano'y saksi sa nangyari nung Lunes ng gabi. Alam daw ng mga otoridad kung saan sila makakagilap, pero takot daw ang mga ito na tumestigo. Kaya ang DOJ handa raw ilagay ang mag-anak sa Witness Protection Program. But they're working on it. CHR is also working on it. And then NBI is working on it. Kahapon ata palipat-lipat kung saan, kaya napabalita na nawawala. Pero actually, they know where they are. So they're monitoring them. And then sabi ko nga, hayaan ng CHR na mag-access din sa kanila para mas, siguro baka mas maging komportable. Kasabay nito, iniimbestigahan naman ang akusasyong may kinuhang droga at pera ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG nang arestuhin nilang Chinese drug lord na si Jackson D. Ang pinangahawakan ni De Lima, ang testimonya ng dalawang testigong hawak ng NBI na nasa ilalim na ng Witness Protection Program. Kanina, inutos ng CIDG na patalsikin sa pwesto ang 19 na tauhan ng Anti-Organized Crime Division na nag-operate sa bahay ni D nitong Sabado. Sa eksklusibong panayam kay D, itinanggi niyang may kinuha mga operatiba sa bahay niya. Ito daw, laman daw nito, pera tsaka shabu. Ineffective yan. Sa gitna ng sangasangang investigasyon, lalong nangangamba ngayon ang pamilya ni Cadavero para sa kanilang kaligtasan. Kagabi raw kasi, ilang kahina-hinalang lalaking nagpakilalang pulis ang dumaan sa burol ni alias Kambal. Sabi sa anak ko, pulis daw yung kasama. Pwede ba na-interviewin ko yung ano yung pamilya ni Ricky Cadavero, pulis daw sila. Kaya nagtanggi yung anak ko. Sa ngayon, nais lang daw ng pamilya na maiuwi na ang labi ng tinuturong leader ng Osamis Group. Salima Refran, GMA News.